So, hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel, JNG Surplus. So, sa bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutang i-like at i-subscribe at pindutin na notification bell para palagi kayong updated sa aming finished unit. For today's video po ay meron naman po tayong releasing unit na Every Wagon 4x4 automatic transmission K60 engine, sporty type po. So, ito po ang kanyang nilagay sa kanyang unit. So, keep watching guys kung magkano ang unit price. So, hello guys. So, ito po ang ating releasing for today. So, siya po ang pumili ng kanyang color. So, ang napili po niya na kulay ay kulay blue. So, ito po ang pinalagay niya. Nagpalagay po siya ng chrome door handle. Meron din po siyang side mirror with signal light na chrome, headlight mask na chrome. So yan, sporty type. So yan, meron din po siyang fog light. Nagpalagay din po siya ng bumper sa harap at saka sa likod. So yan po, LTO register na din po sa ating customer. Nagpalagay din po ang ating customer ng, so nag-request siya na magpalagay ng auxiliary fan. So yan guys, padagdag siya. Tapos, nag-request din po siya na yung drainage po ng kanyang aircon, in case pa, so yung drainage ng kanyang aircon na suggest po na imbis masayang po siya, yan, diba, naaano siya doon sa ilalim. Yan, nalalaglag siya dyan. So, nag-request po siya na palagyan natin ng hose. So, yan. Dahil gusto niya, yung tulo ng kanyang drainage ng aircon ay dadaloy daw po dito sa kanyang condenser. So yan, para yung lamig po ng galing sa aircon, yan, papasok dyan sa condenser. So yan, bubuga siya doon para daw malamig sa loob. So siya po yung nag-request na ipaganyan daw po. Lalagyan daw ng hose para yung tubig na galing sa aircon, yung drainage niya, hindi po daw masasayang yung tubig na malamig para papasok daw po dito sa kanyang condenser. So yan ay request din po ng aming customer. So yan, yan yung kanyang harapan. So yan, umiilaw yan siya guys. So dito naman, meron din po pala siyang wiper. Yan, fully tinted din po yung ating sasakyan. Dito din po sa gilid, fully tinted. Then meron din po siyang rain visor, yan, chrome door handle. Tapos meron din siyang fender light, naka Japan mag. So ang size ng kanyang gulong ay 155x70 rim 13 po. So yan, kinulayan ng silver. Then yung caliper, yan, kinulayan natin ng red. Then dito naman guys, nag undercoat din po tayo. Then dito naman tayo sa kanyang loob. So yan guys, meron siyang steep board dahil ito ay double sliding door na 4x4. So yan, ito yung switch ng kanyang power window dito sa harap at saka dito sa likod. So sa pagbaba, ganyan po. So yan, pag iangat na natin, so pag-aangat po, ganyan. So yan, umangat na po siya. Pagbaba, ganyan. So yan guys, ito sa harap, then ito naman sa likod. Then ito naman yung lock ng ating window, folded ng ating side mirror. So yan, ito naman yung adjuster ng ating side mirror, so sa left at saka sa right. So ikaw na po yung mag-ano kung anong gusto nyo na adjust po ng inyong mirror. So yan, ito lang, taas at saka baba dyan sa gilid. So yan guys, hindi na lang natin siya gagalawin guys kasi naka-set up na siya guys. So yan, ito naman, meron siyang central lock. Yan. So tutunog siya pag naka-lock at saka hindi na naka-unlock. So yan. So dito naman tayo. So yan, nagpalagay siya ng turbo timer. So yan, ito yung mga switch ng ating dashboard. O yan, meron siyang auto step, sliding door, left at saka right. Then sa baba, fog lamp, adjuster ng headlight, then push on ng sliding door. Merong drawer sa ilalim, yan, merong mga fuse. So yan, nagpalagay din siya ng water temperature. So yan, dito labasan ng aircon. Yan, meron din po siyang 9 inches na
touchscreen stereo with reverse camera na Android po siya. So yan, meron siyang GPS. So yan po ay request din po ng ating customer. So yan, nag-request din po siya na yung manubila niya ay papalitan. So yan, gusto niya terno po sa kanyang sasakyan. So yan, blue din po siya. So yan, dito naman yung pambukas sa harap. Yan, nabuksan na. So dyan po sa ilalim ang pambukas sa harap. Yan guys, yung itim. So yan, ito naman yung ating foot brake, then accelerator po guys. So yan, nulayan lang din po yung ilalim. Dito naman guys, meron po tayong ashtray, then merong maliit na packet dito. Then ito naman yung shifter ng ating automatic, then hazard, then ito naman kung mag-o-on ang aircon. Then pindutin ang AC para lumabas yung lamig ng aircon. Kung ayaw gamitin guys, pwedeng direct off. So yan, yan po ang ating ano. Ito naman po yung shift lock, then ito naman yung overdrive. So yan guys, ito yung ating overdrive. Pag pinindot natin yan, so yan, lalabas po siya sa dashboard. So pag hindi na natin pinindot yan, nawawala na din po siya. So ang natakbo pala ng ating sasakyan guys, so yan, 154 plus na po. Ayan. Ito naman guys, condemn na yan. Iilaw po siya dahil wala na po itong airbag. So yan, na-condemn na siya. Then, yan, yung sa gasoline, yan, RPM naman niya, at saka yung odometer. So yan. Auto step, umilaw po kasi nakalabas yung kanyang auto step. So yan guys, meron din po tayong consult box dito. So yan, ganito po yung sa ating 9 inches na stereo. So meron din po siya ditong cord para pwede lagyan ng USB or mag-charge. So yan, merong dalawa. Then dito din po pwedeng mag-charge. So yan yung ating harapan o ang nakalagay sa ating dashboard. So yan yung ating dashboard. So dito naman guys, meron din po tayong center mirror, meron din pong sun visor, then original selling po. So yan ay request niya na original selling. Hinanapan namin siya ng hindi sira na selling. So yan, nagpalagay din po siya ng fan para daw humigop ito ng aircon at saka bumuga doon para lumamig din po daw doon. So yan ay request niya na magpalagay ng fan para lumakas daw yung lamig doon sa likod. So yan, meron din po diyang sun visor. So yan, merong drawer na merong nilagay natin OR-CR ng sasakyan. So yan naman po, merong room light. So yan, nilagay sa gitna. Pag nilagay sa gitna guys, so it means po niya na malalaman natin kung meron tayong mga pinto na bukas. So yan, dahil bukas lahat ng pinto natin, kaya siya umilaw. Pag naka-close po lahat ng pinto, hindi na po yan siya iilaw. So, dyan natin malalaman po din kung meron tayong nakalimutang isara na pinto o hindi maayos na pagsara. Kung dyan po natin siya nilagay sa gitna. Pero kung ayaw na yung siyang gamitin, guys, i-off lang na, i-off lang po ninyo na ganyan. Pero mas maganda po kung umiilaw siya dyan pag bukas. Umiilaw siya dyan para malaman na kung meron po tayong pinto na hindi nasara. So yan, ilagay natin siya sa gitna. So yan, yan yung ating harapan. So yan, meron din po siyang, binago po pala natin ang kanyang set cover. So yan, blue at saka black. So yan po ay request ng ating customer na eterno daw sa kanyang kulay ng sasakyan. So yan, meron siyang headrest. Tapos meron din pong damit ang kanyang seatbelt po guys. So yan yung ating harapan. So yan. So dito naman tayo guys sa likuran. So yan sa likuran. Same pa din po sa harap na upuan. Captain set. Tapos ito pa rin po, blue at saka black. Meron din po siyang armrest na may lagayan ng juice. Kung merong sasakay, pwedeng iangat para maupuan dito sa gitna. Then, pwede din natin ibaba kung walang sasakay. So, yan, meron din po siyang seatbelt. Tapos, ito naman po yung ating
ay gagamitin pag gusto nating humiga yung ating upuan. So yan, dito naman. Yan, ito guys. Yan, i-ano lang natin pag gusto nating i-adjust ang ating upuan. So yan, nag-adjust na siya. So iaangat lang din pag gustong iusog. So yan, kung gusto din ko natin siyang iusog pa harap o pa avante. Yan, meron din po siyang bulsa dito guys. So yan, kung meron. So yan, binago din po pala natin ang kanyang mating. So yan, bago na po. Meron din po siya ditong lagayan ng kanyang mga tools. So yan, nilagyan natin siya ng jack at saka yung tie rings niya guys. So yan, sa pagbalik, ganyan lang. Meron na din po siyang riser. So yan. Dito naman po sa harap, meron din po pala ito siyang palda guys. So yan, tignan natin yung kanyang makina. So yan yung ating makina guys. Tignan naman natin doon sa kabila. So yan, dito naman. So yan, yung kanyang makina. So yan guys, yung sa engine. Then ito namang red ay sa kanyang ATF. So yan, dito naman yung pambukas ng tank. So yan, bumukas na po siya sa pag-close. So yan, yan yung kanyang makina. So ngayon tignan natin kung aabot siya ng 7,000 RPM. So yan, umabot po siya ng 7,000 RPM sa pag-close. So yan, na-close na po natin. Dito pala guys, meron din po siyang lagayan ng juice. Then dito, pagkain or coins, kung anong gusto nyo ilagay po. Meron din po siyang armrest. So yan. Ito palang upuan niya guys ay naano din po siya, natutupi. Kung merong ikakarga kayo guys, so yan, hilahin lang ito. So yan. So yan guys, natutupi din po siya. So yan, kung meron kayo ikakarga dito sa likod, hanggang dito, so yan, pwede po natin siyang makargahan po. So sa pagbalik po, iaangat lang po natin. So yan, nabalik na. So yan. So yan yung ating loob ng ating sasakyan. Dito naman tayo sa likuran. Dito naman sa likuran guys, yan. Maganda po siya, malinis. Tapos, ayan, yung fan niya, original selling, yung kanyang seat belt. Then, dito rin po, meron siyang speaker. So, yan, meron din siyang drawer dito. Then, meron din po siyang charge. O, yan, kung pwede mag-charge dyan po. So, yan, binago natin yung mating. Sa ilalim po nito, nakalagay yung kanyang, dito po, nakalagay yung battery po siya, guys. So, yan. Pinago natin yung mating. So, ito po yung original mating sa Japan. Yan. Pangit na po, kaya yan. Nilagyan natin siya ng bagong mating. So, yan yung kanyang likuran. Yan, original. Ito din po yung kanyang taillight, nakatayo. So, yan, nagpa-bumper din po siya. Nag-request din po siya na palagyan ng plate holder. Ito tayo sa harapan, guys. So, yan. Yan yung harapan. So yan yung ating tubig ng ating wiper. Then motor ng wiper. Ito naman yung sa radiator. So yan yung ating radiator cup. Yan, medyan po yung ating radiator. Then dito naman guys, ito naman yung reservoir ng ating radiator. Then yan guys, meron din po siyang brake fluid. So yan, nag-additional din po siya ng horn. So yan, pop-up po siya. So yan, ay request niya din po. So yan, nag-wiring po tayo. So yan guys, baki-baki conversion po tayo. So yan, yan po yung ating baki-baki. So yan, dyan yung isa, then dito naman yung isa. So yan guys, yung loob o nung nasa harapan din po ng ating sasakyan. So yan yung nasa harapan. And sa pag-close, yun lang po. So yan guys.
So yan, nagbibilang na po ang ating turbo timer. So yan, kahit na off na po natin yung susi, yan, hindi po siya automatic na nag-o-off yung makina. So yan, nagbibilang pa po siya. So yan, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. So yan, nag-off na po siya. So yan guys, yung ating turbo timer. So ang unit price po guys is, so ito pong original price po ng ating sasakyan is 280,000 lang po. So yan, dahil nagpalagay po siya ng mga accessories, so yan ay request niya, so yan ay mayroon na din pong bayad. So yan, mayroon siyang bumper, so yan ilagay niya, bumper, headlight mask, side mirror chrome, door handle chrome, nagpalagay din po siya ng fan, then yung stereo niya is 9 inches with GPS, so yan Android, request din po niya. Then nagpa ano din po siya, yung manubela niya po, yan ano din niya, pinalitan. So meron din po siyang water temperature at saka turbo. So ang unit price po ay umabot ng 313,000 po. So yan guys, tapos na nating ikutin ang ating releasing na for today na every wagon na 40 type. So thank you for watching guys. Maraming salamat po sa panonood. Bye.